Itong ibabahagi namin sa inyo ngayon ay talaga namang ikagugulat nyo sapagkat ang bansang ito ay naglalakbay pa lang sila sa taong 2014. Oo, ito mismo ang kanilang taon ngayon habang 2022 na tayo ngayon. Ano nga ba ang dahilan? Bakit nga ba ang bansang ito ay delay ng 7 taon hanggang 8 taon? Bagaman hindi lingid sa ating kaalaman na sa ating mundo ngayon ay naglalakbay tayo sa panahong ito sa taon ng 2022. Halos lahat ng taong naninirahan sa mundong ito ay pare-pareho ang petsa na sinusundan. Nagkakaiba nga lang sa oras. May ibang bansa na delay o late ang oras at may ibang bansa naman na advance ang oras. Pero ang totoo, hindi nagkakalayo sa petsa. Sumubaybay lang kayo mga kaibigan. Dahil may bago na naman kayong malalaman. Dito lang sa ating talakayan. Na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa kahit anumang kalaman. Ang Ethiopia ay isang landlocked country na matatagpuan sa Africa. Kapag sinabing landlocked country, ito ay isang bansang hindi konektado sa anumang anyong tubig, kundi puro anyong lupa lamang ang bumubuo sa bansang ito. Sa sukat na 1,100,000 square kilometers ay tinatahanan ito ng 117 milyong mga tao na siyang nagdulot sa bansang Ethiopia sa 12th posisyon sa pinakamaraming populasyon na bansa sa buong mundo. Samantalang, ang bansa namang ito ang 2nd bansa na may pinakamaraming populasyon sa kontinente ng Africa. Kung tatanungin nyo naman, saan nakilala o sa anong bagay sikat ang Ethiopia? Batay sa blog site ng Africa.com, sa bansang ito orihinal na nagmula ang coffee bean at ito rin ang pinakamaraming producer ng kape at honey sa Africa. Well, bukod dyan, ang bansang Ethiopia din ang tinutukoy ko sa intro na delay ng halos 8 taon ang kanilang petsa. Kung sa atin ay taong 2022 na, sa kanila ngayon ay taong 2014 pa lamang. Halika't alamin na natin ang dahilan. Totoong delay o late ng halos 8 taon ang bansang Ethiopia kumpara sa taong 2022 na ipinagdiriwang ngayon ng halos lahat sa atin sa buong mundo. Ito ay dahil sa ang bansang iyon ay hindi ginagamit ang Gregorian calendar na siya namang kalendaryo na ginagamit ng karamihan ngayon kasama na tayo. Taong 1582 nang iproklama ni Pope Gregory XIII ang Gregorian calendar. Ito ay kapalit ng Julian calendar na ginagamit noon ng marami bago pa ang Gregorian. Ngunit, ang gamit naman ng mga taga-Ethiopia ay ang kanilang Ethiopian calendar. Pero kung susuriin natin mabuti ang kalendaryo nilang ito, halos wala itong pinagkaiba sa Gregorian calendar. Mayroon din itong 365 days o 366 days kung leap year. Gaya ng Gregorian, ang Ethiopian calendar ay base rin sa oras ng kumpletong pag-ikot ng Earth sa araw. Ngunit, ang pinagkaiba lamang, ang kalendaryo ng Ethiopia ay mayroong 13 buwan, na kung saan sa buwan na ito ay mayroon lamang 5 hanggang 6 na araw, depende kung leap year. Maliban dyan, ang petsa ng pagdiriwang nila ng bagong taon ay hindi katulad sa atin na pumapatak sa petsa ng January 1, kundi ipinagdiriwang nila ang New Year sa tuwing sasapit ang September 11 o di kaya ay September 12 kung leap year. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng sobrang buwan o yung 13 buwan nga ng Ethiopian calendar at maging ang ibang petsa ng pagdiriwang nila ng bagong taon, ang siyang nagbunga kaya sila na late o na delay sa taon, na ang agwat nga nito ay 7 hanggang 8 taon. Kaya kung taong 2022 na ang taong pinaglalakbayan natin ngayon, sa mga taga-Ethiopia ay taong 2014 pa lamang. At maidagdag ko na lamang din, ang Ethiopian calendar ay binase sa paniniwala ng mga taga-Ethiopia, lalo na yaong mga opisyal na pangkati ng kanilang relihiyon. Ang 7 taong delay sa kanilang kalendaryo ay inspirasyong mula daw sa 7 taong pagtahan ni Eva at Adan sa halamanan ng Eden, bago sila palayasin doon ng Panginoon. Tanong kaibigan, kung ikaw ang papipiliin sa sarili mo lang opinyon o palagay, anong taon ang nais mong ipagdiwa ngayon? Taong 2022 ba o taong 2014? At bakit? Ilagay mo lang ang iyong sagot.